Jesus was at the wedding and the couple was running out of wine para sa kanilang mga guests. Ano nangyari? He tells the servants to fill several big jars to the brim. Naalala niya? Tama? Ubus na yung wine. Eh, mapapahiya yung mag-asawa kapag yung mga guests nila, wala na silang mapainom. So, anong ginawa ng Panginoon? Inutusan niya yung mga servants. Yung servants, sunod kayo sa master. So that you will experience miracles. Kung hindi sila sumunod sa Panginoon, tubig, lalagyan yung banga, pupunuin. O, yun naman, tubig ba kailangan? Kung puro tayo katwiran, hindi natin makikita ang himala ng Diyos. Kung ating nakikita lagi limitasyon natin at limitasyon ng sitwasyon, hindi natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. So what if we have limitations? So what if we are in a situation where things are impossible to happen? Wala ba tayong Diyos? Yung sa tingin natin madalas na hindi pwede, pwede sa Diyos yan. Yung sa tingin natin madalas na hindi pwedeng mangyari, kung luloobin ng Diyos, mangyayari yan. Yung gibang buhay, mabubuo pa yan. Amen po. Yung nawala, pwedeng bumalik yan sa tulong ng Panginoon. Walang imposible sa Kanya. Kung nakatingin na lang tayo lagi sa mga imposibleng pwedeng mangyari, para saan ang paniniwalang merong Diyos at merong himala? Kung hindi totoong merong Diyos, huwag ka nang mag-pray. Kung hindi ka naniniwalang meron siyang pwedeng gawin, huwag ka nang manalangin. Kung hindi ka naniniwalang siya ang magpupuno sa iyong mga pagkukulang, tumigil ka na! Pero hindi ako titigil. Hindi ako titigil dahil naniniwala akong ang Diyos ang magpupuno sa mga pagkukulang ko. Siya ang gagawa sa mga bagay na hindi natin kaya gawin. Siya ang magpapakita sa atin na posible ang mga iniisip nating imposible. Maglingkod tayo upang makita natin ang himala ng ating Panginoon.